Everybody, Melski here. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano linisin ang mushroom. Hindi po siya kailangang hugasan sa tubig. Ayan po siya. Ayan po siya. So ngayon, start na po natin paano siya linisin. So ngayon, kailangan may gamit po tayong ganito. Di kaya kung ano mang merong brush tayo dyan. Ayan, kuha tayo ng isa, pakita ko po sa inyo mga sis, mga friends, mga friendship dyan, kung paano siya linisin. Ayan, gaganyan mo lang po siya, ibrobrush natin siya, ayan, isa-isa, ayan. Tinatanggal po natin yung mga lupa-lupa, ayan. Ba? Hindi po siya kailangang basain at hugasan. Ayan. Ganyan po ang tamang paglinis ng mushroom. Ayan. Kailangan po maigi. Ayan. Ayan, diba? Kasi may mga, minsan may mga itim-itim siya eh. Ayan, isa-isahin po natin siya. Ayan. Ayan po siya. O, diba? Nag-iiba yung itsura. Gumaganda pag nababrush, ha? Ayan. Ayan. Kasi dati hindi ko rin alam to eh. Paano linisin? Ayan. Ginaganyan lang pala siya. Binabrush lang para mawala yung mga itim-itim. Ayan, di ba? May mga itim-itim siyang ganyan. Pag brinash mo yan, mawawala. Ayan. Di ba? Ayan. Ganyan. Tapos, habang ako'y nagbabrush nito, pinainit ko na po yung kawali. Kasi kailangan pag niluluto ito, kunyari, fra-fry, kailangan mainit po talaga yung mantika. Kailangan ito piniprito ng maigi. Ayan. Diba? Ayan. Talagang makikita nyo po yung ano niya, na gumaganda yung itsura niya pag nabrabrasan na. Ayan. Yan mo kasi may yung iba nasa ano pa yan, sulok-sulok yung itim niya. Yung parang sa lupa. Yung pag, di ba? Ayan, di ba? May mga nagtatanggal. Tapos, ito po ay para siyang, pag piniprito siya, para siyang talong, sinisip-sip din yung mantika. So, kailangan binabantayan din yung maigi pag nagpiprito. Kailangan maayos yung pagkakaluto. Ayan. Ayan. Konti na lang. Ay. Tiyo, pag ganito may nakikita. Ganon. Iba talaga nakadikit. Ayan. Last na siya. Pagkatapos naman yan, i-slice na natin siya. Ilayo na natin itong pinag-anuhan. Ayan. I-ano na natin siya ng medyo mainit-init na. I-slice na natin. Ayan. Ganyan po. Ayan. Pwede rin ganitong itsura, gan. Ayan. Diba, mabilis lang naman. Meron na pong mantika yung ating kawali. Pinainit na po. Tapos, pag kunyari, pag na, ano na siya, lagyan natin siya ng asin at paminta.
Ayan po siya. Diba? Ayan. Medyo bilisan natin para umabot sa ano. Ayan. O, diba? Medyo nangangawit na po ang aking mga kamay. Ayan. Konti na lang. Ayan, ayan. Ayan. Diba? Naparami siya. Habang nag-aantay po tayo, ayan, mainit na po yung ating kawali. Malapit na natin po siya isalang. Ayan. Konti na lang. 4 na piraso. Diba guys? Madali lang. Ayan. May natutunan na naman po kayo paano i-prepare yung paggawa ng pag magpiprito ng mushroom. Ayan. So, ngayon, dagdagan natin ng mantika kasi ito'y sumisipsip po. Ayan, ilalagay na natin. Ayan, ayan. May nahulog pa. Ayan po siya. Ayan. Tapos, o diba? Ayan na po siya. Ayan, mainit na po yung mantika. Talagang number 6 po yan. Kailangan kasi po mainit tapos maluto talaga to siya. Ano muna natin siya ng ganyan. Tapos, lalagyan natin siya ng asin. Ayan. Paunang asin. Tapos, paminta. Ayan. Ayan. Tapos, aantayin na lang po natin siyang maluto. Ito muna sa una. Tapos, maya-maya ibabalik ta rin natin siya. Ayan na siya. Tapos, pag kunyari, parang sinisipsip na ng husto yung mantika, lagyan natin ng mantika. More mantika. Ayan na siya. Diba mga besh? Ayan. Ayan, diba? Ganun po ang mushroom. Pag piniprito, kailangan mainit po yung mantika niyan, mga besh. Ayan. Pwede naman ganun yun din. Para makita yung iba. Ayan. Yung iba nabasa na. Ayan. Diba? Ayan o. Oh. Ayan na siya. Diba? Gumaganda na siya. Ayan po siya, aantayin na lang po natin siya na maluto. Siguro mga 10 minutes, ganun. Para siguradong luto siya. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo today. Don't forget to subscribe.